po mga kababayan, ito tayo sa mga kabataan naman. First time voters po sila. At magtanong tayo sa kanila, why BBM? Mga ma'am, sir, bakit po? Bakit po BBM at sarangan yung sinusuportahan mo? Marami po siyang plano para sa Pilipinas at hindi puro siya salita lang. Nasa gawa, kundi hindi lang pinapakita sa camera. Ayan. Ay, sir, so since taga-Bicol kayo, ma'am, bakit hindi po si Lenny Robredo mas Ma'am Linlin ang inyong sinusuportahan since kababayan niyo po siya? Bakit po? Bakit po hindi si Ma'am Linlin at bakit si BBM? Nadala na po kami sa mga Dilawan. Sawa na kami sa kanila. Sawa na po kami. Vice President sir, hindi na wala naman siya. Nagawa masyado. Sa inyo po. Sa inyo, sa inyo. Ano ko? Paramdam na lang ulit kung magpe-presidente na po. Ayan, so ito po yung tanong ko sa inyo. Last na tanong po. Dati ba? Dati po yung wala pang social media. Kayo ba naging against sa Marcos or kayo ba na-brainwash? No. No, never. So never? I'm trying to, mag-brainwash sa amon, kaso wala impact. Wala impact, talaga hindi kayo niniwala. Kayo ba yung nag-research about sa mga Marcoses kaya hindi kayo na-brainwash ng mga paninira? Mag-sirip ayan, so kayo po yung mga millennials at first time voters po. First time voters, but you know the, piece of... Sige po, huwag kayong mahiya. Powerful. Ayan. Sige po, maraming salamat. Kayo po, isang kabataang ihimplo sa mga susunod pang henerasyon. So, yes. Isa pa, isa pa, more. Isa pa. Ano po yun? Pamba. So, kayo po ay mga ihimplo ng ibang kabataan, no? Sige. BBM Sara, kabataan na po ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po, mga